channel ang Kusinerong Mommy. Ngayon po ay magluluto po ako ng paborito ng lahat, lalo na ng mga taga Bicol. Ito po ang laing. Bali mamis, ang ginamit ko po na pansahog sa aking laing ay karne ng baboy. And of course, kailangan po natin ng and then dahon ng gabi, siling haba, sibuyas, bawang, asin, sa veggie yung ginamit ko, at siling labuyo para may konting ang hangin po. And of course, syempre, dahon ng gabi. So at this time po, ang una po natin gagawin ay syempre, tutustahin po natin yung sahog na gagamitin natin. So, ang pagtutusto ko po mami ay parang air fry lang po siya. Hindi ko po siya nilagyan ng tubig at hindi ko rin po siya nilagyan ng mantika. So, hayaan po natin na magmantika siya on its own. Pero feeling ko hindi po siya gano'ng magmamantika kasi po medyo may laman po siya. Antayin po natin siya na maging brownish or kumbaga pumula bago po natin ilagay yung ating pangalawang gata. So, nag-brownish na po siya. So, ang una-una po natin ilalagay is syempre bawang and of course sibuyas. Optional mami kung gusto niyo rin po maglagay ng luya. Pero okay na po sa akin na walang luya. And then of course, ilalagay na po natin yung ating pangalawang gata. So kapag nagpiga po tayo mami ng kinayod na nyo, yung unang piga po natin, ang tawag po dun ay kakanggata. Ang tawag po dun sa amin ay nato, sa mga taga Bicol, at sa taga Bula rin po na yun. Ang tawag po dyan sa amin ay nato. Tapos yung pangalawang gata, ito po yung ginagamit ko ngayon. Ito po yung para magluluto dun sa dahon ng gabi. So, yung kakanggata, yung unang katas nung sa pagbiga ko, is yun yung para magiging huling ilalagay natin after na maluto na po yung laing. So, yun yung nagbibigay ng creaminess ng laing. Pagkulo po, syempre, lagay na po natin itong ating dahon ng gabi. Tansyahin nyo na lang po mami kung gaano kadami yung sabaw o yung pangalawang gata na gagamitin nyo dun sa dami rin ng gabi na lulutuin nyo. Kasi minsan po medyo sumisipsip po siya ng sabaw. Pero ako po, tinansya ko lang po yung kung gaano kadami. Ayan. At alam nyo po ba mami, na sa amin sa Bicol, yung kasabihan kasi ng mga matatanda na kapag nagluluto ka ng gulay ng gabi, huwag nyo daw pong haluin ang haluin kasi nga makate. Hayaan mo lang na ganito siya lang siya nakalagay. And then kapag medyo luto na po yung ilalim, saka nyo siya babalik pa rin. And then another luto sa kabila, parang ganon. Pero ako naman eh, parang hindi ako naniniwala dun mami. Kasi kumbaga, lahi-lahi lang yan ng gabi. Eh kung lahi talaga nung gabi na makati siya, eh talaga namang makati naman talaga siya kapag niluto mo. Ewan ko kung ako kasi nakapagluto na rin ako ng makati na gabi na kahit na binaliktad ko siya ng luto na sa ilalim, makati talaga siya. Tsaka alam nyo yun, yung kapag nagluluto ka ng gabi na makati, kapag inaamoy mo siya or sinisinghot mo pa lang siya, talagang mararamdaman mo na parang makati nga yung lalamunan mo. Na ano ko yun, na-experience ko na yun. So, nasa lahi talaga siya ng gabi kung makati siya o hindi. Alright, so mami, antay lang po natin na maiga po siya, medyo kumonti yung sabaw. At kapag kumonti na yung sabaw, syempre, luto na rin naman din yung siguro yung ano natin, yung dahon natin. So, at this time, mami, ilagay po natin ng asin. Ngayon ko lang po ilalagay yung asin. Okay lang din po na isabay nyo siya sa paglagay nyo pa lang ng pangalawang gata, ilagay nyo na lahat. Okay lang yun. At this time kasi, ngayon lang ako naglagay.
hindi naman po siguro ano mababawasan yung lasa ng ano ng alat kapag imuna ko siya o hinuli. All right? So, eto hinahalo ko siya, naamoy ko siya, feeling ko hindi naman siya makate. Kasi yung lahi nito, hindi siya makate. Ayun. So, medyo naiiga na po siya. At luto na yung ating laing, luto na yung dahon. So, alam nyo ba, mami, na mas masarap ang laing kapag meron tayong mapaanghang. Ayan. So, at this time, mami, maglalagay tayo ng ceiling haba. Ang ceiling haba is, nagbibigay siya ng, kumbaga, ibang lasa or aroma dun sa, ano, sa ating laing. And then, syempre, yung labuyo, nagbibigay siya ng anghang, syempre. Pero kung gusto nyo naman ng hindi gaano maanghang, okay na po siguro yung siling haba. O kaya, isang perasong siling labuyo. Pero mas okay kung mga dalawang peraso lang. Tsaka depende po sa lahi ng sili. Kasi may lahi talaga ng sili na maanghang, labuyo. Lalo yung talagang siling Bicol na yung maliliit, ay naku talaga, maanghang po talaga yun. So, haluin po natin para medyo manuot din yung anghang. Alagay na po natin itong kahanggataang na to. Ito na yon. Ito ang nagpapa-creamy at nagpapasarap. Kapag marami pong gata yung ating laing, mami, alam niyo yung lasang manamis-namis talaga yung lasa niya. Iba eh. Iba talaga. Ito ang ating kokom now. Iba talaga yung lasa kapag ano. Iba talaga yung lasa kapag may kakanggata. Diba? Ayan. Ayan, mami. Masarap na laing. Alright. Ang sekreto, mami, sa mga may gatang gulay, kailangan daw po na lutong-luto yung kahanggata para hindi ka agad napapalis ang gulay, which is true. Dahil naranasan ko na po. So at this time, antayin lang po natin na medyo magmantika siya ng konti para maluto talaga yung gata at medyo hindi mapanis kaagad itong ating ginataang laing. Masarap! It's my favorite! At meron pa po akong isang paborito na ginata. Ito ay ang dahon ng kamuting kahoy. Masarap siya, mami. Ito talaga yung mga paborito kong mami, sana po nagustuhan niyo po yung aking laing ngayon. Tikman ko nga po siya. Ay, sarap. Manamis-tamis talaga siya. Tama-tama lang yung lasa niya. Hindi siya maanghang, hindi siya maalat, hindi rin siya matabang. Tama lang siya. Malinamnam. Ayan, mami. Sana po nagustuhan niyo po ang aking luto. Kung meron pa po kayong gustong ipaluto, mag-comment lang po kayo sa baba. Kung gusto nyo po ng ginataang dahon ba ng kamuting kahoy, gagawin ko po yun, mami. At papakita ko po sa inyo kung paano siya pipigain or nilalama siya eh. So, papakita ko rin yun sa mga next vlogs ko. And then, iba pang mga lutong Bicol, bilutuin ko rin po dito. Ayan na po. This is it. Ayan. Ang sarap. Sana po nagustuhan nyo po. Okay. Abangan nyo pa po, mami, sa mga iba ko pang videos po na gagawin. Iba ko pa pong lutong ulam. Okay po. Mag-subscribe lang po kayo, mami, para sa iba po ko pong videos. Bye!